Show you the glove that has been marked. Item number 9, the Rockingham glove. And this glove is exclusive to Bloomingdale's? Yes. 10 mga nakakagulat na krimen sa mundo ng sports. Nakakagulat lang na pati ang mga taong hinahangaan ng marami ay nasasangkot din sa iba't ibang krimen. Maraming mga players ang nakakagawa ng mga illegal na bagay na kung saan ay nagdudulot ito ng mga kontrobersya at dumi sa kanilang pangalan. Paano kaya ito nakaapekto sa kanilang karir? At sa video na ito ay aalamin at kikilalanin natin ang 10 mga kaso at mga tao na sangkot dito. Kaya naman simulan na natin. Number 1, the murder of Oscar Pistorius' girlfriend. Ang kaso ng pagpatay sa kasintahan ni Oscar Pistorius na si Reba Steenkamp ay isa sa mga pinakakilalang krimen sa buong mundo. Si Pistorius na isang sikat na Paralympic athlete na tinawag na Blade Runner dahil sa kanyang mga prosthetic legs ay bumaril at nakapatay kay Steenkamp noong February 14, 2013 sa kanilang bahay sa South Africa. Ayon kay Pistorius, aksidente ang nangyari. Sinabi niya na inakala niyang may magnanakaw sa kanilang bahay dahilan ng kanyang pagbaril sa pinto ng banyo nang hindi tumitingin kung sino ang nasa loob. 4 na beses siyang nagpaputok ng baril at sa kasamaang palad ay tinamaan at napatay si Steenkamp. Ipinagtanggol ni Pistorius ang sarili sa korte at sinasabing hindi niya sinasadyang patayin si Steenkamp at ginawa lamang niya iyon sa takot. Ngunit ang mga prosecutor ay may ibang pananaw. Ayon sa kanila, hindi aksidente ang nangyari. Ipinakita nila ang teorya na nagkaroon ng pagtatalo ang magkasintahan bago ang pagbaril. May mga kapitbahay na nagsabing narinig nila ang sigawan mula sa bahay bago maganap ang mga putok ng baril. Sinasabi rin ng mga prosecutor na may mga problema sa relasyon ng dalawa na maaring naging dahilan ng pagpatay. At noong 2014 ay sinimulan ang paglilitis kay Pistorius. Sa unang desisyon ay napatunayang guilty siya sa culpable homicide o hindi sinasadyang pagpatay, kung kaya't sinentensyahan siya ng 5 taon na pagkakakulong. Subalit hindi pumayag ang mga prosecutor dahil naniniwala silang murder ang nangyari. Kaya naman noong 2015 ay binago ng korte ang hatol at napatunayang guilty si Pistorius sa murder. Noong 2016 ay sinentensyahan siya ng 6 taon sa bilangguan. Ngunit noong 2017 ay pinalawig pa ang kanyang sentensya sa 13 years at 5 months dahil sa tingin nila ay masyadong magaan ang unang parusa. Kaugnay nito, ang kasong ito ay nagbigay daan sa masusing pag-uusap tungkol sa karahasan sa loob ng tahanan at kung paano ginagamit ang depensa ng self-defense sa mga ganitong sitwasyon. Marami rin ang nagtatanong kung ang pagiging bantog ni Pistorius ay nakaapekto sa desisyon ng korte. Number 2, O.J. Simpson Murder Case. Ang kaso ni O.J. Simpson o kilala bilang The People of the State of California, Oriental James Simpson, ay isa sa pinakatanyag at kontrobersyal na kaso sa Amerika. Si O.J. Simpson, na isang sikat na football player at aktor, ay inakusahan ng pagpatay sa kanyang dating asawa na si Nicole Brown Simpson at sa kaibigan nitong si Ronald Goldman noong June 12, 1994 sa Los Angeles. Natagpuan ng mga bangkay ni na Nicole at Ronald sa labas ng bahay ni Nicole. Parehong sinaksak ng maraming beses ang dalawa at ang eksena ng krimen ay napakabrutal. Ang mga sugat nila ay nagpapakita ng matinding galit ng salarin. Noong gabi ng krimen, si O.J. Simpson ay nasa isang flight papuntang Chicago ngunit agad siyang bumalik nang malaman ang nangyari. Si O.J. Simpson ang agad na pinaghinalaang suspect matapos makita ang ilang ebidensya tulad ng mga bakas ng dugo sa crime scene na tumutugma sa kanya. Matapos ang ilang araw na imbestigasyon ay naglabas ang mga awtoridad ng warrant of arrest laban kay Simpson noong June 17, 1994. Naganap ang tanyag na Bronco Chase kung saan tumakas si Simpson sakay ng isang puting Ford Bronco habang hinahabol ng mga pulis. Ang habulan ay napanood ng milyon-milyong tao sa telebisyon at sa huli ay sumuko rin si Simpson. Noong January 1995 ay nagsimula ang paglilitis kay Simpson. Tinawag itong The Trial of the Century dahil sa sobrang dami ng media coverage at interest ng publiko.
Ang depensa ni Simpson ay pinamunuan ng mga kilalang abogado tulad nina Johnny Cochran at Robert Shapiro. Sa kabilang panig ay sina Marcia Clark at Christopher Darden naman ang mga taga-usig. Ang pangunahing ebidensya laban kay Simpson ay mga bakas ng dugo at isang gloves na natagpuan malapit sa kanyang bahay. Subalit sinabi ng depensa na maaring sinadyang idinagdag ng pulisya ang mga ebidensyang ito. Kaugnay din nito, isa sa pinaka-kontrobersyal na bahagi ng paglilitis ay nang ipinasuot kay Simpson ang gloves na natagpuan sa crime scene. Habang suot ni Simpson ang gloves ay tila hindi ito magkasya. Kung kaya't sinabi ng abogado niyang si Johnny Cochran ang tanyag na linyang, "If it doesn't fit, you must acquit." Dahil dito ay pinagdudahan ng jury ang credibility ng mga ebidensya laban kay Simpson. Number 3, The Aaron Hernandez Case. Ang kaso ni Aaron Hernandez ay isa sa mga pinakakilalang krimen sa mundo ng sports. Si Aaron Hernandez ay isang dating player ng football para sa New England Patriots na isang kilalang team sa NFL. Noong June 2013, siya ay inaresto dahil sa pagkakaugnay sa pagpatay kay Odin Lloyd na isang semi-pro player ng football at kaibigan ng kasintahan ni Hernandez. Noong June 17, 2013 ay natagpuan ang bangkay ni Lloyd sa isang industrial park malapit sa bahay ni Hernandez sa Massachusetts. Binaril si Lloyd ng maraming beses at mabilis itong naging sanhi ng malaking imbestigasyon. Naging malaking balita ang kaso dahil si Hernandez ay isang sikat na atleta sa NFL. Sa proseso ng imbestigasyon ay nakalap ng mga pulis ang maraming ebidensya na nag-uugnay kay Hernandez sa krimen. May mga surveillance video na nagpapakitang magkasama sila ni Lloyd bago nangyari ang pagpatay. Bukod dito ay may mga text messages na nagpapakita ng kanilang pag-uusap noong araw na yon. Natagpuan din ang mga baril na ginamit sa krimen malapit sa mga lugar na may koneksyon kay Hernandez. Kahit na malakas ang ebidensya laban sa kanya, ay hindi umamin si Hernandez sa krimen at ipinagtanggol ang kanyang sarili sa korte. Subalit noong April 15, 2015 ay napatunayang guilty si Hernandez sa pagpatay kay Lloyd at siya ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Ang hatol na ito ay nagresulta sa kanyang tuluyang pagkatanggal mula sa New England Patriots at ang pagbagsak ng kanyang karir sa NFL. Maliban sa kaso ni Odin Lloyd ay nasangkot din si Hernandez sa isa pang kaso noong 2012. Inakusahan siya ng pagpatay kina Daniel De Abreu at Safiro Portado sa isang drive-by shooting sa Boston. Ngunit noong April 2017 ay napatunayang walang sala si Hernandez sa kasong ito, bagamat naharap pa rin siya sa kaso na pagkakaroon ng baril. Samantala noong April 19, 2017 ay natagpuan si Aaron Hernandez na patay sa kanyang selda. Ayon sa mga awtoridad, nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagbibigti gamit ang bedsheet. Ang balita ng kanyang biglaang pagkamatay ay nagdulot ng malaking gulat, lalo na't may mga ulat na nasa mabuting kalagayan siya bago ito nangyari. Number 4, Tonya Harding and the Attack on Nancy Kerrigan. Ang kwento ni Tonya Harding at Nancy Kerrigan ay isa sa pinakamalaking iskandalo sa kasaysayan ng sports, lalo na sa figure skating. Ang pangyayari ay naganap noong 1994, ilang linggo bago ang Winter Olympics sa Lillehammer, Norway, at naging sentro ng atensyon dahil sa pag-atake kay Kerrigan na kalaban ni Harding sa kompetisyon. Si Tonya Harding ay isang kilalang figure skater noong 1990s. Ipinanganak siya noong 1970 at nakilala dahil sa kanyang pambihirang husay sa ice skating. Isa siya sa kakaunting mga skater na nagtagumpay sa paggawa ng triple axel. Ito ay isang napakahirap na galaw sa figure skating. Sa kabila ng kanyang talento, si Harding ay kilala rin dahil sa kanyang simpleng pamumuhay. Lumaki siya sa hirap na nagbigay sa kanya ng kakaibang image sa larangan ng figure skating, kung saan ang mga atleta ay kadalasang nagmumula sa mas may kaya na pamilya. Si Nancy Kerrigan naman, na ipinanganak noong 1969, ay isa ring mahusay na figure skater. Kilala siya dahil sa kanyang magaling at elegant style sa ice. Sa mga panahong iyon, siya at si Harding ang dalawang pinakamalalaking kalaban sa US figure skating scene, at inaasahan ng marami na sila ang maglalaban sa Winter Olympics. Samantala, noong January 6, 1994, habang si Nancy Kerrigan ay nag-iensayo para sa US Figure Skating Championships sa Detroit, siya ay inatake ng isang lalaki na may dalang baton. Tinamaan siya sa tuhod dahilan upang hindi siya makapag-compete ng ilang araw. Ang insidente ay mabilis na naging headline
At agad na nagsimula ang imbestigasyon para malaman kung sino ang may pakana ng pag-atake. Sa kalaunan ay natuklasan na ang pag-atake ay planado at ang lalaking umatake na si Shane Stant ay inutusan ni Jeff Giluli, ang asawa ni Tonya Harding. Kasama ni Giluli sa plano ang bodyguard ni Harding na si Sean Eckard. Ang kanilang plano ay para alisin si Kerrigan bilang kalaban ni Harding sa darating na Olympics. Sa simula ay itinanggi ni Tonya Harding na may kinalaman siya sa pag-atake. Subalit sa kalaunan ay inamin niyang nalaman niya ang plano pagkatapos ng pag-atake. Ngunit hindi niya ito agad inireport sa mga awtoridad. Dahil dito ay kinasuhan siya ng obstruction of justice. Bilang parusa ay binigyan siya ng 3 taon na probation. Pinagbawalang makipag-compete sa mga official competition at pinagmulta ng $160,000. Number 5, Michael Vick and Dog Fighting. Si Michael Vick ay isang sikat na American football player. Ngunit noong 2007 ay nasangkot siya sa isang malaking kontrobersya dahil sa dog fighting. Ang dog fighting ay isang illegal na gawain kung saan ang mga aso ay pinapaglaban hanggang sila ay masaktan o mamatay. Si Vick ay may-ari ng isang organisasyon na tinatawag na Bad News Kennels na nagsasanay ng mga aso para sa ganitong laban. Sa dog fighting, karaniwang mga pitbull ang ginagamit at sinasanay para maging agresibo at makipaglaban sa iba pang mga aso. Kapag natalo ang aso, ito ay pinapatay sa malulupit na paraan tulad ng pagbitin, pagkalunod o pagkuryente. Ang mga laban na ito ay isinasagawa para sa pagsusugal at entertainment. Pero madalas nagdudulot ng matinding pinsala o kamatayan sa mga hayop. Samantala, noong April 2007 ay sinalakay ng mga awtoridad ang property ni Vick sa Virginia kung saan natuklasan ang mga sugatang aso at mga kagamitan para sa dogfighting. Dahil dito ay inaresto si Vick noong July 2007 at kinasuhan ng pagpapatakbo ng dogfighting at pang-aabuso sa hayop. Umamin siya sa kanyang kasalanan noong August 2007 at sinentensyahan ng 21 months na pagkakakulong. Ang pagkakasangkot ni Vick sa dogfighting ay nagresulta sa pagkawala ng kanyang mga kontrata sa NFL at mga endorsements na malaking dagok sa kanyang karir at kita. Pagkatapos ng kanyang pagkakakulong ay nagkaroon siya ng pagkakataon na makabalik sa NFL noong 2009 at muling naglaro bilang quarterback. Kahit na nakabalik siya sa sport, lagi pa rin kaugnay ang kanyang pangalan sa kontrobersyang ito. Ang kaso ni Michael Vick ay nagdulot ng mas mataas na kamalayan tungkol sa kalupitan ng dogfighting at nagbunga ito ng mas mahigpit na mga batas laban sa pang-aabuso sa hayop. Number 6, The Munich Massacre at the 1972. Ang Munich Massacre ay isang malagim na pangyayari noong September 5, 1972 sa Summer Olympics sa Munich, Germany. Dito ay 11 miyembro ng Israeli Olympic Team ang pinatay ng grupong Palestinian na tinatawag na Black September. Ang insidenteng ito ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kasaysayan ng sports at nakapagdulot ng malawakang usapan sa larangan ng politika. Samantala, noong madaling araw ng September 5, ay 8 miyembro ng Black September ang pumasok sa Olympic Village. Dala ang mga armas tulad ng baril at granada. Ang kanilang plano ay dukutin ang mga miyembro ng Israeli team para gamitin bilang hostage. Humihingi sila ng pagpapalaya ng 234 na Palestinian at Arab prisoners mula sa mga kulungan sa Israel, pati na rin ang 2 German terrorists mula sa Germany. Agad nilang pinasok ang apartment ng Israeli athletes. Sa una ay pinatay nila ang 2 miyembro ng team na kinabibilangan ni Moshe Weinberg, ang wrestling coach, at si Yosef Romano, na isang weightlifter na tinangkang lumaban. Ang natira na siyam na atleta at coach ay dinakip at ginawang hostage ng mga terorista. Dito na nagsimula ang mahaba at madugong hostage crisis. Gayun din naman, ang hostage crisis ay mabilis na umabot sa balita at buong mundo ang nakasubaybay. Ang mga terorista ay nagbanta na papatayin ang mga hostage kung hindi matutugunan ang kanilang mga hiling. Hirap din ng West German authorities dahil wala silang karanasan sa ganitong uri ng sitwasyon. Nagkaroon naman ng negosasyon pero hindi ito nagtagumpay upang mailigtas ang mga bihag. Maliban pa rito ay hiniling din ng mga terorista na ilipat sila at ang mga hostage sa isang airport upang makalipad patungong Cairo, Egypt. Bagamat pumayag ang mga German officials, ay plano nilang salakayin ang mga terorista sa Fürstenfeldbruck Air Base at iligtas ang mga hostage. Sa kasamaang palad, ang plano ay nauwi sa isang trahedya. Subalit pagdating sa airbase,
ay sumiklab ang isang madugong pakikipaglaban sa pagitan ng mga German police at terorista. Hindi naging maayos ang operasyon dahil kulang ang mga German snipers sa kagamitan at plano. Sa gitna ng pakikipaglaban ay pinatay ng mga terorista ang siyam na natitirang Israeli hostages. Sinabugan pa ng granada ang isang helicopter kung saan nakasakay ang ilang hostage, isang German police officer din ang napatay sa kaguluhan. Number 7, FIFA Corruption Scandal. Ang FIFA Corruption Scandal ay isa sa pinakamalaking issue sa kasaysayan ng football. Nagsimula ito noong May 2015 nang maraming matataas na opisyal ng FIFA ang naaresto dahil sa alegasyon ng korupsyon. Ayon sa imbestigasyon ng US Department of Justice, ang mga opisyal na ito ay nasangkot sa ilegal na gawain tulad ng pagtanggap ng suhol at money laundering. Ang mga gawain na ito ay tumagal ng halos dalawang dekada na nagdulot ng pagdududa sa malinis na pamamahala ng FIFA. Samantala, pinangunahan ng mga ahensya ng United States tulad ng FBI at IRS ang pagsisiyasat. Napag-alaman na tumanggap ang mga opisyal ng FIFA ng million dollars na suhol mula sa mga kumpanya at individual na gustong makuha ang karapatan na mag-host ng mga malalaking palaro tulad ng FIFA World Cup. Nagkaroon din ng bayaran para sa mga sponsorship deals at media rights ng mga laro. Kaugnay nito, isa sa mga pinaka-kontrobersyal na bahagi ng iskandalo ay ang pagpili sa Russia bilang host ng 2018 World Cup at Qatar para sa 2022 World Cup. Lumabas sa imbestigasyon na binayaran ang ilang opisyal ng FIFA kapalit ng kanilang boto upang maibigay sa dalawang bansang ito ang karapatan na mag-host ng nasabing mga tournament. Subalit noong May 2015 ay 9 na opisyal ng FIFA ang inaresto sa Zurich, Switzerland. Kabilang dito sina Jeffrey Webb, ang Vice President ng FIFA, at Jack Warner, na former President ng CONCACAF. Ang mga kasong isinampa laban sa kanila ay bribery at money laundering. Natuklasan din na ang korupsyon ay matagal ng ugali sa loob ng FIFA at tila naging normal na gawain para sa mga nasa mataas na posisyon. Dahil sa iskandalong ito ay napilitang bumaba sa pwesto si Sepp Blatter, ang president noon ng FIFA. Kahit hindi siya agad na akusahan, ay lumabas sa mga sumunod na imbestigasyon na may kinalaman din siya sa mga ilegal na gawain, lalo na sa pagbabayad ng malaking halaga kay Michel Platini na dating president ng UEFA. Sa kabila nito, ang iskandalo ay nagdulot ng malawakang galit mula sa mga tagahangan ng football at mga organisasyon sa buong mundo. Maraming nanawagan ng pagbabago sa loob ng FIFA. At nang mahalal si Gianni Infantino bilang bagong president ng FIFA, ay sinubukan niyang linisin ang imahe ng organisasyon sa pamamagitan ng mga reforms. Number 8, the murder of Andres Escobar. Ang pagkamatay ni Andres Escobar ay isa sa pinakamalungkot na pangyayari sa kasaysayan ng soccer at sa Colombia. Si Escobar ay isang kilalang player ng soccer mula Medellin na nakilala bilang mahusay na defender ng national team ng Colombia. Sa kasamaang palad matapos ang World Cup noong 1994, siya ay pinatay na nagdulot ng matinding lungkot at pagkabigla sa buong mundo ng sports at sa kanyang bansa. Samantala, ang lahat ng ito ay nagsimula sa laban ng Colombia kontra United States noong June 22, 1994 sa World Cup. Sa laban ay aksidenteng nasipa ni Escobar ang bola sa kanilang sariling goal na naging dahilan ng pagkatalo ng Colombia. Ang own goal na ito ay naging malaking issue dahil sa mataas na expectation ng mga tagahanga na magtatagumpay ang kanilang team sa tournament. Sa halip, dahil sa pagkatalo, ang Colombia ay natanggal na sa World Cup na naging sanhi ng matinding pagkabigo sa mga taga-suporta ng team sa kanilang bansa. Subalit matapos ang World Cup ay bumalik si Escobar sa Medellin. Noong gabi ng July 1, 1994 ay lumabas siya kasama ang mga kaibigan at habang pauwi na siya sa kanyang sasakyan sa isang parking lot ay binaril siya ng ilang beses ng isang lalaki. Ayon sa mga saksi ay sumisigaw ang salarin ng goal matapos ang bawat putok ng baril na tila patama sa own goal ni Escobar. Agad naman siyang dinala sa ospital ngunit hindi na siya nailigtas at pumanaw siya sa edad na 27. Gayun din naman, ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng matinding lungkot at galit sa buong Colombia at soccer community sa buong mundo. Ang taong pumatay kay Escobar ay nakilalang si Humberto Muñoz Castro na isang bodyguard at siya ay nahatulan ng 43 years na pagkakakulong. Number 9, the murder of Darrent Williams. Si Darrent Williams ay isang kilalang player ng football sa Amerika. Ipinanganak siya noong September 27, 1982.
sa Fort Worth, Texas at naglaro bilang cornerback para sa Denver Broncos sa NFL. Kilala si Williams sa kanyang bilis at husay sa depensa. Marami ring young athletes ang na-inspire sa kanya dahil sa kanyang talento at dedikasyon sa laro. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang buhay at karir ay biglang natapos sa isang malungkot na insidente noong New Year ng 2007. Samantala, noong January 1, 2007, pagkatapos dumalo sa isang party para salubungin ng bagong taon, si Williams at ang kanyang mga kaibigan ay umalis mula sa isang nightclub sa Denver, Colorado. Kasama niya ang ilang kaibigan at mga kakampi mula sa Denver Broncos, kabilang si Javon Walker. Sila ay nakasakay sa isang stretch hammer limousine nang bigla silang pagbabarilin mula sa isang sasakyan na dumaan. Si Williams, na nakaupo malapit sa bintana, ay tinamaan ng bala sa leeg. Agad siyang dinala sa hospital pero idineklara siyang patay pagdating doon. Siya ay 24 years old lamang nang mangyari ang trahedya. Kaugnay nito, ang pagkamatay ni Williams ay nagdulot ng lungkot sa kanyang pamilya, mga kaibigan at sa buong NFL community. Kilala rin siya bilang isang mabuting tao at leader ng kanyang team. Nagpahayag din ng pakikiramay ang Denver Broncos at nagsagawa ng mga memorial service upang alalahanin ang kanyang mga nagawa at alaala. At matapos ang pamamaril, ay nagsimula ang imbestigasyon tungkol sa pagpatay kay Williams. Sa simula ay hindi agad natukoy kung sino ang responsable. Pero makalipas ang halos 2 taon, si Willie Clark, na isang miyembro ng gang, ang siyang kinasuhan ng pagpatay. Ayon sa mga witness, nagkaroon ng gulo sa nightclub bago ang pamamaril. Lumitaw na nagalit si Clark at sinundan ng sasakyan ni Williams na nauwi sa pamamaril. Bukod pa rito, noong March 11, 2010 ay napatunayang guilty si Willie Clark sa pagpatay kay Williams. Ayon sa mga investigador, sinundan ni Clark ang grupo ni Williams matapos ang away sa nightclub at binaril ang kanilang sasakyan. Ayon sa mga witness ay ipinagmalaki pa ni Clark ang kanyang ginawa. Dahil dito, siya ay hinatulan ng habang buhay na pagkakulong na walang posibilidad ng parol. Number 10, Chris Benoit's murder-suicide. Si Chris Benoit ay isang kilalang Canadian wrestler na nagtrabaho sa World Wrestling Entertainment. Noong June 2007, ay naging sentro siya ng isang trahedya na ikinagulat ng maraming tao. Sa loob ng 3 araw, mula June 22 hanggang June 24, ay pinatay ni Chris ang kanyang asawang si Nancy at ang kanilang anak na si Daniel bago siya nagpakamatay sa kanilang bahay sa Fayetteville, Georgia. Samantala, ang unang napatay ay si Nancy Benoit, na natagpo ang sinakal gamit ang telephone cord. Ayon sa mga ulat ay pinatay siya noong June 22. Kinabukasan ay pinatay din ni Chris ang kanilang anak na si Daniel na natagpuan sa kanyang kama. Ayon sa mga investigador, ang dahilan ng pagkamatay ng bata ay dahil din sa pagkasakal. Matapos ang mga pagpatay ay naghintay si Chris ng 1 araw bago siya nagpakamatay. Ginamit niya ang isang weight machine sa kanilang gym para tapusin ang kanyang buhay. Kaugnay nito ay may mga teorya din tungkol sa kung bakit nagawa ni Chris Benoit ang mga krimen. Isa sa mga teorya ay may kinalaman sa paggamit niya ng steroid. Si Chris ay kilala sa kanyang malakas na katawan at sinasabing gumagamit siya ng anabolic steroid upang mapanatili ito. Ang sobrang paggamit ng steroid ay maaaring magdulot ng roid rage, na isang kondisyon kung saan ay labis na nagagalit ang isang tao. Ngunit pagkatapos ng pagsusuri ay walang ebidensyang nagpapatunay na nakaranas siya ng ganitong kondisyon noong mga araw na nangyari ang krimen. Bukod pa rito, ang isa pang tinitingnang dahilan ay ang kondisyon ng utak ni Chris. Matapos siyang mamatay, ay sinuri ang kanyang utak at natuklasan na siya ay may chronic traumatic encephalopathy o CT. Ang CTE ay isang seryosong sakit sa utak na madalas makita sa mga athlete na nakakaranas ng maraming trauma sa ulo. Ayon sa mga eksperto, ang utak ni Chris ay parang utak ng isang 85 years old na may malubhang demensya, at ito ay maaaring nakaapekto sa kanyang kakayahan na mag-isip ng tama at gumawa ng mga tamang desisyon.